Paano nga ba nauwi sa pagkawala ang sari isang masaya at historical na paglalakbay sa ilalim ng karagatan ng Atlantic Ocean na kung saan ibalak ng limang sakay ng submarine Titan kabilang ng mag-amang bilyonaryo na pumunta sa shipwreck na Titanic na may lalim na 12,500 feet. Paano nga ba nauwi sa pagkawala ang sari-sang masaya at historical na paglalakbay sa ilalim ng karagatan ng Atlantic Ocean na kung saan ay balak ng limang sakay ng submarine Titan kabilang ang mag-amang bilyonaryo na pumunta sa shipwreck ng Titanic na may lalim na 12,500 feet? Ano nga ba yung narinig at na-detect na ingay na nagmumula mismo sa submarine Titan bago ito tuluyang mawalan ng kontak o signal? Ano nga kaya ang nangyari sa kanila mula sa napakalalim na karagatan ng Atlantic Ocean? Kilalanin natin ang limang sakay na submarine Titan na kinilala na sina CEO ng Ocean Gate Stockton Ross, British billionaire Hermes Harding, French diver Paul Henry Narduillet, at ang mag-amang Pakistani businessman Shahzada Dawood at ang kanyang anak na si Sulaiman Dawood. Sino nga ba si Stockton Ross? Siya ay pinanganak noong 1962 sa England, United Kingdom, at siya ay 61 years old na ngayong taon 2023. Siya ang Chief Executive Officer and Founder ng Ocean Gate Incorporation simula 2009. Siya din ang co-founder at member ng Board of Trustees ng Ocean Gate Foundation simula 2012. Siya din ang pinakabatang naging piloto sa edad ng 19 na taong gulang. Si Stockton Ross nga ang may-ari ng submarine Titan na nag-expedition sa shipwreck ng Titanic. Nagbayad sila ng halos $220,000 up to $250,000 ang mga sakay nito sa kanya upang masilayan nila ang makasaysayang barkong Titanic. Hindi naman na to bago kay Stockton Ross dahil nakailang balik na nga ito sa nasabing lugar na kung saan lumubog ang Titanic. Si Hermes Harding ay pinanganak noong June 24, 1964 at ngayon ay 58 years old na. Siya ay isang British businessman, pilot explorer at space tourist base sa UAE. Siya din ang founder of Action Group and chairman of Action Aviation. Ito ay isang international aircraft brokerage company na mayroong headquarters sa Dubai, UAE. Si Paul Henry Narduillet naman ay pinanganak noong 1946 at ngayon ay 77 years old na siya. Isa siyang researcher para sa RMS Titanic, tinaguri ang world specialist sa halos mahigit na 35 times na pagdive niya sa mga bargong lumabog sa karagatan ay nakapagdala siya ng mga artifacts at mga larawan mula sa mga bargong lumabog at kabilang na nga dito ang makasaysayang barkong Titanic. Director of Underwater Research Program since April 2007 up to now. At nakilala din siya sa Deep Inside the Titanic noong 1999 dahil siya sa mga nakadiscover sa lumubog na Titanic. At Titanic Anatomy of Disaster 1997 and Expedition Deep Ocean noong 2021. At ang bilyonaryong sakay nga ng submarine Titan na si Shahzada Dawood ay pinanganak sa bansang Rawalpindi, Pakistan. Siya ay isang Pakistani at British businessman, investor at philanthropist. Siya ay vice chairman ng Engro Corporation, director sa Dawood Hercules Corporation at board member ng The Prince Trust. Board member din siya sa SETI Institute and trustee of the Dawood Foundation. Ngayon ay 48 years old lamang siya. At ang pinakabatang sakay ng submarine Titan na kinilala na Sulaiman Dawood.
ay anak ng bilyonaryong si Sahada Dawood at siya ay 19 years old pa lamang. Si Sulaiman ay pinanganak noong taong 2004 sa bansang Karachi, Pakistan. Siya ang kanyang pamilya ay naniraan sa England noong siya ay bata pa lamang. Tumira sila sa Surbiton, Southwest London. Siya ay nag-aral sa isa sa pinakakilalang school sa London. Patungo sana ang nawawalan sa Marine Titan sa shipwreck ng Titanic na may lalim na 12,500 feet sa karagatan ng Atlantic Ocean. Hindi maaaring mabuksan ang pintuan nitong submarine na walang tulong mula sa labas. Ganito kasip at katibay ang nasabing submarine na pagmamayari ni Stockton Ross na kabilang din sa limang sakay nito. Ayon pa sa balita ay may narinig sila na banging sounds na nagmumula mismo sa nasabing submarine Titan. Panoorin natin ang nasagap na Coast Guard na banging sounds na na-detect ng sonar buoys na nakadeploy sa dagat bago nga ito tuluyang mawalan ng signal at komunikasyon. Ayon sa mga eksperto, ang naririnig na banging sounds o ingay na na-detect ng Coast Guard ay maaring nanggaling mismo sa submarine Titan. Dahil nga ang naririnig nilang ingay o banging sounds ay merong interval na 30 minutes. Ayon pa sa balita, ang pagtungo sa shipwreck na Titanic ay aabuti ng 1 oras at 45 minutes bago mumarating yung mismo pinaglubugan ng Titanic. Dahil nga paulit-ulit na silang nakakarating dito kaya alam na nila kung gaano katagal o ilang oras mo ito marating. Ayon pa sa kanila, ang submarine Titan ay meron lamang 96 hours na oxygen ang pwede nitong maisupply sa 5 taong nakasakay dito. At hanggang ngayon nga ay nawawala pa rin ang nasabing submarine Titan at nangangamba na ang mga pamilya, kaanak at kaibigan ng mga sakay nito dahil nga paliit na ng paliit ang chance ang matagpuan silang buhay dahil nga malapit nang maubos ang nasabing oxygen ng submarine. At puspusan na nga yung paghahanap ng mga rescuers at halos Coast Guard, Navy at marami pang iba ang ngayon ay sumusubok na mahanap sila sa ipinakailalim at malawak at napakadilim na karagatan ng Atlantic Ocean. Ano nga ba talaga ang nangyari sa kanila sa napakalalim at napakadilim na karagatan ng Atlantic Ocean? Isa pa rin pala isipan sa atin ang nangyari sa kanila dahil wala ni isa sa atin ang nakakaalam ng pangyayari sa kanila kundi sila lamang 5 sakay na nasabing submarine Titan. Hope and pray na sana matagpuan pa rin silang buhay at para makasama na rin nila yung mga pamilya nila na ngayon ay nag-aalas. And that's it for today's video, mga kay. Kung nagustuhan nyo po yung video ko for today, please do like, share, leave a comment down below. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you everyone. I'll see you again on my next video. Bye-bye!